Hello guys! Hello! Ano, matagal din ako hindi nakapag-vlog. Ano na po ngayon? It's July 26. So, yung mga bata nag-start na silang mag-vacation. Summer vacation nung kahapon, Monday yun. So, nag-start na sila. Tapos, next week mga kabebs, matutuloy kami doon sa Kojido. So, lagpas yun ng Busan. Nakapag pa-reserve na si Mister ng cabin. Ano ba yun? Cabin. So, ayan. So, kwarto na aming matutulugan for one night lang, mga kabebs, siguro. Kasi sobrang mahal siya. Kaya, ayun. So, sa harap, ay yung harap ng room namin ay meron ng dagat. May dagat doon sa harapan. So, doon pwede din kaming mag gusto ng asawa ko, matulog pa kami ng one night again. Bali, two nights. So, pagka okay na kami, natapos kami dun sa isang room, pwede kami sa harapan mag-tent kasi magdadala kami ng tent. Tapos, pwede kaming mag... ano ba doon? Mag-barbecue, ganun, ganun. So, yun, gusto ni Mister sulitin yung aming bakasyon. Kasi next week na po yung aming bakasyon. Oo, pupunta na kami doon. Siguro, pagkat ang inano ni Mister, ang nireserve niya kasi, ang hindi kami pwedeng Sunday kasi, di ba nga meron kaming worship. So, ang ginawa ng asawa ko, pagkat Monday ng siguro mga 5 a.m. magbibiyahin na kami. Kasi yung aming time doon sa room na yon ay 2 o'clock in the afternoon. So, 2 o'clock kami pwede nang pumunta doon sa room na yon kasi nga siguro meron pang mga tao na naka check in doon, so ayun yung time namin para doon sa room ng 2 p.m. so ang gagawin namin, maaga kami pupunta doon pero maggagala-gala muna kami bago kami pumunta doon sa room. So ayun, maggagala-gala muna kami sa Kojido. Ipapakita ko sa inyo mga kabebs yung pupuntahan namin. So, abangan nyo po yun. So, next week po ako ulit magbablog. And then, ngayon po ay magre-ready po ako ng mga dadalhin namin para next week. Kasi, yung mga damit namin, ganun. Pero yung mga foods, kasi mga kabeb, siguro mga Sunday na ng hapon kami mamimili kasi. Kasi doon walang food doon mga kabeb. So, kailangan mong bumili talaga ng pagkain. Kasi walang, hindi libre yung ano doon. Yung ano lang talaga yung room lang binayaran namin. So, walang food doon. Pero may mga gamit na doon na pang kusina at saka pang mga unan, kumot, ganyan. So, meron na doon. Ang dadalhin lang talaga namin yung mga foods na kailangan namin sa makain yon. So, yan. So, yun, sa Sunday, mamimili na kami ng asawa ko. Kasi nga, Monday na alas 5 ng madaling araw, magbibiyahin na kami papunta doon. Ayan, so ipapakita ko sa inyo. Tapos mamaya, pakita ko sa inyo mga kabebs yung mga dadalhin naming gamit. Siguro, hindi naman marami. Siguro, isang bag lang na backbag. Kasi nga, ilang araw, isang gabi lang naman kami doon. So, no need na. Pero, kung magsiswimming yung mga bata, so nagdala na rin, magdadala din ako ng mga pang swimming ng mga bata para ano, ready, diba? Kasi nga dagat, so baka gusto nilang mag-swimming. So ayan, magdadala din ako. Ako rin, kung gusto ko rin mag-swimming, so magdadala din ako. So ayan, mamaya ipakita ko sa inyo ang aming dadalhin sa aming bakasyon. Bebe, ay ito na nga mga kabebs. Yung gagamitin ko lang bag ito kasi nga, yung ito yung bag na binigay sa akin nung dati naming ka-churchmate, yung ka-churchmate. Yung may anak na tatlo. So, ayan. Original to mga kabebs. Ayan. So, backpack. Kasyang-kasya na to yung mga gamit namin. Kasi, isang gabi lang naman kami doon. Kaya, okay na siya. Pwede naman nang ilagay lahat ng mga kailangan namin dito. Hindi ko na kailangan ng maleta kasi nga, ano, mag-a-abroad. So, ayan, ang ganda-ganda nito mga kabebs. Ito, hindi ko na napakita sa inyo nung ako ay nag-unboxing nung pinamigay niya yung mga, binigay niya kami ng gamit. So, kahit si Merlin,
Hindi ko na siya na-unboxing. So, ang ganda-ganda nito yung sa loob niya. Ayan. So, ipakita ko sa inyo. Meron na siyang laman, konti. Nakapaglagay na ako ng laman konti dito. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano laman nito. Tapos, maglalagay pa ako ng dadalhin namin. Ito pala, may papakita ako sa inyo. Wait lang. So, ayan. Itong isang buong plastic na to, puro po mga damit. So, ipadala sana to sa Pinas doon. Kaya lang, alam nyo na, nagka-problema lang kami. So, ayan, hindi ko alam kung saan ko na to ipamimigay na lang ngayon. Gusto ko sana, teka may tumatawag sa akin. Gusto ko sana ibigay doon sa kaibigan ko dito na Pilipina. Kung gusto niyang magpapadala siya ng box sa Pilipinas. So, ibibigay ko to sa kanya. Ang dami-daming mga damit ka, babes. Meron pang mga shoes doon, oh. Ayan, oh. Shoes. Diba? Wait lang, may tumatawag. So, ayun na nga. Ipakita ko muna sa inyo yung, ano, una kong ilagay dito. Ayan, so, pang swimming. Hindi, ito yung laman niya. Ayun, ganda-ganda ng sa loob niya, oh. Diba? Ang ganda-ganda. Ayan. Tapos, ito yung laman. Jacket. Pang swimming ng asawa ko. Ayan. Tapos, ito naman sa akin. Leggings. Leggings siya. So, kailangan ko mag-leggings. Ay, mag-ganito. Tsaka ganito. Para matakpan yung ating, alam niyo na. Kasi bumabakat. Tapos, ito naman yung pang taas. Pang itaas. Kasi mas okay yung ganito isuot kasi para hindi tayo ano masunog. Lalo na mainit. So, masusunog yung skin natin. Napakahirap magpaputi. Tapos, sa isang saglit masusunog. Ayan. So, ito sa akin. Tapos, ito naman para kay Yeram. Ganon din kay Yeram. Ano din. Ganito din siya. Ayan. Tapos, ganito. Kasi baka mangitim sila. Mangitim din yung mga balat nila. Tapos, lagyan ko na lang ng maraming sunscreen yung mukha nila. Tapos, ito din naman kay Yechan. So, leggings din siya. Leggings. And then, yun ding pang itaas niya. Ganito din. Ayan. Para walang sunog-sunog. Ngayon, ganito na yung uso ngayon na mag-swimming, di ba? Yung mga sinusot sa pang-swimming, ganito na yung uso. Kasi nga, hindi na uso yung pakita yung buong katawan. Ayan, yan pa lang yung laman ng aking bag na aming dadalhin. Siyempre, maglalagay pa ako dito ng mga isusuot namin pagka nag, ano, palit, yung pangpalit na damit. Tapos, siyempre, yung mga pang toothbrush. Siguro, kasya na yan dito. Kung hindi man, pwede ako magdala ng extra bag na lang. So, ayan. Tapos, yung mga bata nandun sa sala, nag-game sila. So, binigyan ko sila ng oras, isang oras. Ayan. So, mag-iisip pa ako kung anong i-dadalhin ko. So, ayusin ko muna mga kabebs yung ating dadalhin. Ayan na, guys. Nakakuha na ako ng damit namin for sa aming apat. Ayan, so ilalagay ko na lang siya sa bag. Ayan, isang night lang naman pero marami akong dinala. Kasi ano ngayon, mainit. So baka
ano, pawisin sila. So at least meron silang mga pampalit na ano, damit yan, mga terno-terno na yan, kabebs, para ano, hindi sila, hindi ako mahirapan. Tapos si Mister din, ayan, tatlo. So tatlong short din siya. Kasi hindi na kami magpapantalon, mainit ang panahon. Gusto ko nga sana magda-duster ako. So try ko rin magdala ng duster. Yan ang one piece para. Ito din one piece to mga kabebs, ito one piece yan. So pwede to pang ano, pang tulog or pang pwede din to pang labas-labas. Ayan. Tapos nagdala din ako ng terno. So hindi ko alam kung okay ito kasi medyo silk yung kanyang tela. Hindi ko alam kung mainit ba siyang isuot or hindi ko alam. Basta, dinala ko na lang siya. Tapos, ayan, meron akong pa-sexy dyan. Tapos, nagdala ko ng short ko. Short, tapos, ayan, yung para siyang palda, pero short na style siya. Yung pag-anon. So, ayan, ilalagay ko na lang siya sa... Nag-try ako ng mga damit ko. Nag-try ako. Pero, try ko rin magdala ng one piece pa para... Siyempre, pag nasa dagat, saan kaya yung ano ko? Saan ko nilagay? Para meron akong sombrero. Ayan, meron akong sombrero pang ano eh, pang dagat. So, titignan natin yan. So, ayun na nga mga kabebs. Pasensya na kayo sa aking background. Kasi tambakan talaga tong kwarto namin. So, ayan, hindi magkakasya yung mga damit na to sa iisang bag lang. Kaya, ang ginawa ko ay ano, ka-extend ako ng isang ano, mag-extend ng isang bag para to naman sa mga damit ng mga bata. So ito para to sa akin at saka ng aking asawa. So ilalagay na natin tong mga gamit na to para matapos na ako. Ayan. Tapos makakapagluto na ako kasi mag-aalas 2, ano ba? Nako 12, 10 na pala, so magluluto pa ako ng pagkain namin. Lalo na lang dito yung mga bata. So next week pa naman yung aming bakasyon, pero syempre inayos ko na para hindi na ako mag-aligagaba sa pag-aayos pag naano ng mga damit. At least naka-ready na siya, so yung food na lang yung aming ibibilhin. So at least naka-ready na yung aming mga damit para sa aming katawan. Kaya ayun, so magdadala din ako ng shampoo at saka ng aming conditioner, syempre toothpaste, chan, toothbrush yan. So, yan dadalhin namin. Siguro, next week na lang yun. Kasi nga, ginagamit pa namin yung aming mga toothbrush. So, yun lang din dadalhin namin. Hindi na kami magdadala ng extra toothbrush. Kasi, kasi magastos, diba? So, ayan. So, ayusin ko muna tong mga gamit na to. Ilalagay ko na sila sa bag.
yun na nga mga kabebs, tapos na akong mag-ayos ng aming ano dadalhin para next week. Tapos kumain na rin kami ng tanghalian. Wala kaming, hindi ako nagluto ng ulam. Kasi puro na lang kami baboy, manok, ganyan. So, pasensya na. So, ang ulam namin kanina is chicharon. So, baboy din pala yun. Chicharon. Ako inulam ko chicharon. Tapos, mga bata, kimchi. Tapos, meron pang, kasi may binili si Mister na, sabaw. So, ayun, pinakain ko sa mga bata. Yun. Yun yung aming ulam. Tapos, sobrang init ngayon. Tingnan nyo. Sobrang araw. Yun. Buti nakapaglaba ako ng dalawang kumot namin. Kasi nung mga ilang araw, ano, nag-uulan. So, hindi ako naglaba ng mga kumot kasi umuulan. Kaya ngayon, sinamantan ako kasi umaraw. Kaya ayun, nilaban ko kagaba. Kagahapon yung dalawang kumot. Tapos, so late na siyang natapos. Kaya, ngayon ko lang siya, na, yung isa na isampay ko na kahapon, pero hindi pa siya masyadong tuyo. Kaya, tapos yung red naman, so ngayon ko lang siya sinampay. Kaya ayun, magandang ang amoy ng ating kumot kasi naarawan siya. Tapos yung mga bata andito, ang kulit nila, naglalaro sila ng, ano, sabi ko, meron pa silang oras, meron pa silang 5 minutes. Tapos na silang mag-games. Ayan. So, sa ano, next week, abangan nyo po yung aking vlog na yon na aming bakasyon. Sobrang excited na yung mga bata. Gusto nilang sumakay ng zip line. Kasi doon sa ano, ipapakita ko sa inyo, meron siyang sa dagat, sa mag-ano ka ng zip line. Tapos meron ding mag-boat ka, yung magsasagwan ka. So, hindi ako marunong mag-ano mga kabibs. Hindi ako marunong, wait lang. Saglit. So, ayan na nga, nabitin tayo, no? So, ayun na. Ano ba sila sabi ko? Ayun. So, abangan nyo po yung aming bakasyon. Sobrang excited. Ayun nga, merong zipline doon. Tsaka merong boat na magbabangka ka. Gusto ng asawa ko, mag-try daw ako doon. Kami dalawa ni Yechan doon sa bangka-bangka. Yung magsasagwan. Tapos silang dalawa mag-ama ni si Yeram naman. Doon sila sa zipline. So, hindi ko pa alam. Pinag-iisipan ko pa kung saan ako doon. Kasi hindi ako marunong magsagwan. Baka saan ako mapadpad? Saan kami mapadpad ni Yechan? Kung zipline naman, nakakatakot naman sa dagat. Tapos biglang may tumalon na. Di ba dadaan ka sa dagat? Yung ganun. Biglang may tumalon na ano na. Na shark. Bigla kang nilaamon. Joke. Natakot ako. So hindi ko alam. So ipapakita ko na lang sa inyo ka, Bebs, next week. Siguro ito, next week na lang ako mag-vlog ulit. Yung pag-aalis na kami. So, next week na lang ulit yung aking vlog. Hindi ako makapag-vlog araw-araw ka, babes, kasi alam nyo naman, nandito lang tayo sa bahay. So, wala akong masyadong ginagawa dito. Tsaka mainit, so hindi ako nakapag, hindi kami nakakalabas ng bahay. Kahit bakasyon ng mga bata ngayon, hindi kami lumalabas ng bahay kasi sobrang init. Hindi mo talaga kaya yung ano, yung init sa labas. Siguro mga hapon, pwedeng lumabas kasi medyo mahangin. Tsaka okay, wala nang masyadong araw. So, ayan muna. So, maya na lang ulit. Pagdating na lang siguro ni Mister. Pupunta sana kami ng clinic na para dito ko. So, sabi ko, hindi na lang. Di naman siya masakit. So, okay naman siya. Kaya, ayan, hindi na kami pupunta ng clinic. Siguro katapos na lang ng bakasyon, dun ako magpapacheck up ulit. So, ayan lang. So, later na lang tayo magkita. So, ipakita ko sa inyo ang aking asawa. Wala, dami na palang fireworks. Hello, kabibs. Good afternoon. Nandito na si Mister. Si Mister, kararating niya lang. Pero nakaligo na siya. Siguro mga naka... Anong oras na siya? Naka 20 minutes na siya. Ayan, Mahal, hello ko daw. Mahal, hello. Hello, guys. Uri, long time tayo hindi nag-vlog, no? So, sobrang tagal namin nag-vlog. Di ba? Di ka lang ito? Mamaya, di namin alam. Baka binin na lang si Mister ulit ng lutong ulam kasi hindi ako nagluto. Wala akong... Meron namang baboy, kaya lang nakatamad, di ba? Kasi baboy na naman ang kakainin namin. So, gusto ko sana ng soup ng talaba.
Ang sarap-sarap nun. Sana bumili siya. Ayun, so mamaya, pagka siguro kataas na mag-dinner, mag-i-end na ako ng vlog. Kasi, ayun lang, ang vlog ko ay nag... Ang vlog ko ay nag-ano lang ako ka-bibs na... ready lang ng aming gamit para sa aming bakasyon. Yun lang yung vlog ko today. So mamaya siguro kataas na yung kumain, mag-i-end na ako ng vlog. Parang ako, siyon eh, yun eh. Hello ka, babes. Good evening na. 6:30 na dito. Pero meron pa ring araw sa labas. Mag-aalas 7 na. Wow! Tapos, bumili si Mister ng sabaw. Ang ginawa ni Mister, nagdala na lang siya ng kaldero. Kasi kung lalagyan nila doon, konti lang ibibigay. So, mas okay na nagdala sila ng kaldero. Kaya ayan, sabi ko damihan yung sabaw. Ay, ang init. Ayan ka, babes. Napakasarap na sabaw. Ang tawag dito ay hejanggok. So, may yummy yan. Buto-buto yan ng, ng baboy. So, hindi na namin kailangan initin kasi mainit na siya. Tapos si Mister, ayan pala siya. Ay, kanina nakita niyo na pala siya. Ayan, inaano kung sinong matangkad na sa kanilang dalawa. Aro, choco man. Aro. Ayan, so malaki na kasi si Eram, grabe. Oh, ang yabang. Na ikaw ako sipte. Apa, Angel, ikaw ako sipte. Na ikaw sipte. So, kakain na muna kami, ka-bebs. Let's eat na. Yung puzzle yung puzzle. Puzzle ba siya?